Isang mapagpalang umaga mga kapatid, welcome back sa aking channel sa Kuya Jimmy's TV. Ang ating gulutin ngayon mga kapatid ay seafood curry pasta sa gata. Kaya kapatid, ang ating gulutin ngayon, seafood curry pasta sa gata. Pero marami ito kapatid, gulutin natin, mga 2 kilo to. Kasi order ito ng ating kapitbahay. Kaya kapatid, tuturo ko sa inyo paano gulutin ating seafood curry sa gata. Seafood curry pasta. Una-una kapatid, siyempre mantika. Lagyan natin ang mantika. Ayan ako kapatid. Maraming mantika. Para hindi siya magdikit-dikit. Kasi 2 kilo yung ating luto mga kapatid. Isa natin ang bawang mga kapatid. Nga pala mga kapatid, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe na aking channel, pakisuyo po, pakisubscribe po. Pakipindot po ang notification sa taas, notification bell, para lagi po kayong updated sa aking channel mga kapatid. Kailangan kapatid ang ating bawang, kailangan golden brown. Para malasa ang ating seafood curry pasta sa gata. Kapatid, tigayin natin yung sibuyas. Tama kapatid, lagyan natin yung ipon, saka yung pusit, saka yung pahong. Para ito ko pwede sa seafood curry pasta sa gata. Kapatid, lagay natin yung bell pepper. Lagay ko rin kapatid ng siling verde. Pagka kapatid, medyo makula ng hipon at saka yung pusit, pwede natin tignan mga kapatid. Lagyan natin ng 4 mga chicken cubes. Lagyan
saka ilagay na natin yung curry powder mo. Pero yung curry powder, kukontrolin mo natin kasi ito, tatanggalin natin ito eh. Kasi tatoppings lang, ipatatoppings natin ito. Kukontrolin natin ito, yung curry powder. Naglagay tayo ng curry powder pag naglagay na tayo ng gata. Lalagay tayo ng marami. Ang bango kapatid, naamoy ko lang ang ating curry, seafood curry, pasta sa gata. Pwede niya rin din gumamit kapatid ng fresh milk sa seafood curry pasta. Pero ito, special sa kapatid, order ng ating bahay. Kaya ang ginamit ko is sa gata. Lagyan natin ng salt at saka ground pepper at saka panlasa. Alam mo na yung panlasa mga kapatid. Ang bango kapatid. Kunting gata lang muna kapatid ang ilalagay natin. Yan mga kapatid, kumulo na. Tanggalin na natin ito, lagyan natin ito sa kasi tatoppings natin ito eh. Pero hindi natin na lahat. Siyempre. Kukuha lang tayo ng pang-toppings sa ibabaw. Natin talaga yung ating purong gata. Ang ginamit ko kapatid na nyug dito, dalawang nyug. Kaya mga kapatid, dalawang nyug ginamit natin dyan. Pag kumulo na ito kapatid, ito yun, lalagyan natin sa pasta. Napakadali lang kapatid ng seafood curry pasta sa gata. Lalagyan natin ng pampalasa ulit. Yan mga kapatid, kumulo na. Lagyan natin yung ating pasta mga kapatid. Yung ating pasta kapatid, kailangan hindi siya overcooked.
Sakto lang yung sabaw natin, kapatid. Sakto lang yung sauce natin. Pagka medyo, kapatid, thick, lalagyan yung konti ng mantika. Para hindi siya mag-thick or yung magkakadikit-dikit. Kunti lang naman. Paano lang. Kapatid, ang sarap. Nakakamoy. Kaya pagka meron kayo, order ko kapatid, message nyo lang ako. Akong bahala sa inyo. Magluluto ko kayo. Kaya na, mahalo natin ng maigi kapatid ang ating pasta para yung lasa niya pumasok talaga sa pasta. Yeah, talaga pag maliit mga kapatid, no? Ang harap maghalo. Iabot yung kalan. Titikman natin kapatid, kasi pagka medyo matawag, lalagyan natin ng mapalasa. Hindi matabang pa kapatid, lalagyan ko rin natin ng pampalasa. And then, lagyan pa natin ng salt. At saka ground pepper. Manuli natin. Okay mga kapatid. Saktong-saktong sa lasa. Ngayon, sasali natin sa lagayan ito mga kapatid. Para mailagyan natin yung toppings. A few moments later. Lalagyan na natin ng Parmesan cheese. Kaya nga patid, maraming salamat sa panonood ng aking channel. Palain nawa tayo ng Diyos. Amen.